Nandito po tayo ngayon sa Art Gallery sa Quezon City at kasama natin ang isa sa mga nag-exhibit dito, ang batang-batang si Luke Alarcon, master na at 16 years old. Grabe ka, Luke. Congratulations, ha? You know, describe mo naman sa akin itong mga paintings mo. Dito tayo mag-start. Ano to? Tungkol po kasi siya sa friendship. So, ang meaning ko po dito, parang pag malungkot ka, yung friend mo yung minsan yung friend mo yung parating tinatakbuhan niya. May ano po kasi dito, parang personal side ko naman. Na yung girl ko kasi, best friend ko po siya dati. Tapos, sa kanya ako may tulong pag ano, pag kalenda ko sa hanggang sa nagsaw ko yung girl. Kaya ako siya pili. Pero galing ito sa ibang painting. Bale, appropriation ang tawag doon eh, no? Yung kinukuha mo yung mga images, ginagawa mo, ina-paint mo rin. Sino artist nito? Original? Ano po, hindi ko nga po kilala hanggang ngayon. Kasi ano, naghahanap lang po ko ng parang medyo couple na artwork, parang ganyan. So, naghahanap ako ng mga painting, tapos nakita ko siya. Hindi ako nga sa nakita. Sabi ko ba, ito yung bagay, ito yung hinahanap ko ngayon. Kesa. O baga hindi siya talaga sikat na work. Ito naman, ito. Medyo nanibago ako dahil sanay ako doon sa mga works ni Luke pag nakikita ko sa mga exhibits. Parang yun nga, appropriation. Kumukuha siya ng mga images from the master's work. Pero ito talaga ang original niya. In fact, this is a self-portrait, di ba? Tell us about this painting, Luke. Ang ibig sabihin po kasi ng painting, ano, kaya po siya, na-inspired po ko dun sa story ni Van Gogh. Yung kumain po kasi siya ng cadmium yellow. Kaya yun yung pinain ko. Ang ibig sabihin po nung painting, parang yung mga bullets po, siya yung nagre-represent ng mga problema sa buhay. Tapos yung yellow naman po, siya yung nagre-represent ng happiness. Parang kahit dahil mong problema sa buhay, dapat maging happy ka pa rin. Hindi ka na, no? Hindi ka parang kinabahan na gagawa ka ng painting na sarili mo na talaga, na hindi ka nakukuha ng images sa ibang mga artists? Hindi. Parang, gusto ko na po kasi talagang parang gumawa ng sariling concept. Gusto ko na lumabas kasi sobrang, parang nabuboard ka din sa mga classical. Parang gusto mo gumawa ka naman sa sarili mo talagang composition. So dito ka napapunta sa direction na to? Magagawa na po ako ng mga concept. Araling ko na rin siya. Okay, and the last painting. Ito muna, no? Rembrandt, no? Ano ibig sabihin nung may painting si Rembrandt sa isang soup can? Yung ibig sabihin po kasi parang under pressure. Pag nasa under pressure side ka, parang kailangan mo pa rin happy, parang gano'n. Yun yung ano namin. Under pressure as an artist to produce works? Gano'n ba yun? Oo, parang gano'n. Kailangan mo pa rin maging masaya ka pa rin. Hindi kayo parang, ayoko na, parang debuff ka kagad. And the last work is, ito isa sa mga favorite ko to. Girl with a Pearl Earring by Vermeer. Wow, buwa-buwa. Oh, ang ganda. Bakit ito napili mo? Tungkol po kasi sa ano, relationship naman sa mga sa love, couple. Ang ibig sabihin po kasi ng artwork. Ang napili ko po kasi siya kasi kamukha siya nung yung ano yun. Ah, okay. Nandun siya sa stage. In love siya. Dapat Luke Alarcon in love. Anyway, so medyo hawik nung girl. Medyo hawik. Okay. Tapos ang meaning naman po kasi ito, parang di pa po isa sa mga pinakamagagandang painting famous na parang sa relationship, parang bago ka makarating dun sa magandang relationship, parang marami mo ng struggle. Parang pagdating sa art, sa pag-paint, parang marami mo nang mali sa una bago ka makagawa yung sa magandang. Anong ibig sabihin ng mga tama ng bala para sa alto? Parang ano lang. Part of the signature ng work style. Wow, ang gaganda ng mga paintings mo. And I'm looking forward sa development mo as an artist. Batang-bata pa at 16 years old.
Imagine. Paano mo nagawa yan, Lo? 16 years old? Ano ba? Sino ba nagturo sa'yo dito? Actually, 36 na yan eh. 36 ka na raw? 16 years old. Sino ba no? Sino nagturo sa yung mag-paint? Sila kuya po. Sila para kasi sinusuportahan ko talaga nila ako sa mga bata. So parang namulat na ako sa art ko talaga. Kaya nag-decision ako na gusto ko talaga mag-paint. So doon nag-start na yung pupunta ako sa mga exhibit, nasama ko nila kuya. Doon nag-start yung passion. Gusto ko rin mag-exhibit. Kaya nag-start ako mag-painting na mag-painting. Sa kang start talaga nito ay nanalo ka ng award, di ba? Yung may portrait ba yun? Contest, no? Ano yun? Ay, sa ano po yun yata? Sa international contest, no? Yung nakaraan ko ba? Dapat ilan na bang napanalo na mo? Pangalawang base ka na po yun. Nakatalawa na pala. So, it's an international portrait contest. Ano po? Figurative. First prize ka? Honorable mention. Doon sa una? Figurative. Finalist. Pero matinding sa buong mundo to eh, di ba? Na naglaban-laban eh. Imagine lang yung finalist ka doon. Tapos honorable mention. And good luck, look at looking forward to more paintings by you. Congrats ah!